So yo, good morning sa inyo mga guys, mga kamoto. Bali, mag-share na naman po tayo ng mga konting kaalaman pagdating sa pagmumotor at sa ating mga konting nalalaman. Ngayon pong araw na to, mag-share po tayo na kung paano mag-hydro diff ng parts ng ating Yamaha NMAX. So, hindi po tayo eksperto pero natutunan lang din natin yung mga bagay na to. At marami rin beses tayo nagkakamali. Pero sabi nga, practice makes perfect. So, kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya ituturo ko sa inyo yung mga procedure at pamamaraan kung paano po siya ginagawa. At I hope na makatulong, na matutunan din ninyo, nang makatulong ako sa mga project natin o sa mga gusto nating gawing pagpaporma o pagpapogi ng ating mga motor. So yun, sana natin guys. Thank you! So yun guys, bali ito ang gagawin natin project ngayon. No? Itong pinaka tail niya. Ito, itong cover tail niya to. I-hydro dip natin to. At pakikita ko sa inyo yung ating gagawin na tutorial kung paano pag-hydro dip. So watch lang kayo, panoorin nyo. I-turno natin siya rito sa ito, kagaya nitong hydro dip na to. And then ito yung inner nya, yung outer dito sa ano, at saka itong inner. So ayan yung inner. So i-turno natin siya. Nakabili tayo ng carbon film at ng activator, so i-hydro dip natin to para mas lumagdag yung forma ng ating NMAX. So watch na lang. Then guys, baklasin muna natin. Tanggalin muna natin para so yun mga kamoto, bali naisipan ko isama na rin tong lever niya. Kaya babaklasin na rin natin ito, isasabay na rin natin. So yun mga kamoto, ano ba kailangan natin sa pag-carbon or sa pag-hydro diff? So kailangan natin ng mga kailangan natin ito, itong KPP na plastic primer ng Samurai. Kung ang ika-carbon nyo ay plastic, so ito kailangan natin itong i-plastic primer. So pwede rin tayo gumamit dyan ng primer lang. Pwede rin naman. Pero mas best siguro gamitin yung plastic primer dahil pang plastic talaga to. And then ito, yung activator. Yan. Ito yung kanyang mga code. Bali ito, activator na to. Ito yung, bali, gagamitin natin para kumapit dito yung carbon film. And then, syempre, meron tayong black para sa base coat. Pwede rin kayong gumamit ng silver. Depende kung anong gusto nyong outcome na lalabas dun sa carbon nyo. Pwedeng red, pwedeng blue, pwedeng silver. Then ito, meron din tayong carbon na kulay black. So ayan. And then kailangan natin ng liha. Meron tayo, pwede tayo gumamit ng 600 or 400, pero lahat ng available, meron lang tayo rito ng 1000. Pwede na rin 'to, basta importante maliha natin 'tong mga part na i-base coat natin or ipa-primer natin para magkaroon siya ng base coat na black, and then bago natin siya ilubog sa carbon na film. So ayan guys, umpisahan na natin. So yung mga kamoto, kailangan muna natin linisin para maalis natin yung mga langis, mga krasa, o kung ano man yung mga madulas na kailangan maalis para kumapit yung pintura natin na maayos.
So guys, pagkatapos po natin linisin at lihain, tayo po muna natin matuyo para mas kapitan siya ng pintura o ng fiber na gagamitin natin. So yun mga kamoto, applyan na natin to ng plastic primer. Ayan guys, pagkatapos natin lagyan ng plastic primer, pwede na natin siyang applyan ng base coat na black. So ayun guys, second coat na natin. So ayun guys, sa paglalagay naman ng carbon, kailangan nating isukat yung ating ika-carbon na part. So example dito, ito yung ating part. So kailangan mo lang sukatin yung kailangan mong space para masakop mo yung kung ano yung dapat mong ika-carbon na hindi siya kakapusin. So di balik may sumobra. So magpuputol tayo dito. Ayan. Mas better na rin nalagyan natin ng tape para hindi siya lumukot pag nilagay natin sa tubig. Lagyan natin siya ng tape dito kung saan mo siya puputulin. For example, dito ka magpuputol. Ikatan natin siya ng tape dito. Ayan. Ayan, magkabilang dulo. For example, dito mo puputulin. Iwain natin dito. So, ang purpose ng tape na yan para hindi siya umikot dun sa part na pag nilubog natin sa tubig, hindi siya magro-roll o aangat tubig. Kailangan kasi hindi siya, pag inilubog natin sa tubig, ay hindi siya mababasa yung ibabaw kung saan natin ilulubog para hindi masira yung kanyang pinaka carbon. Lalagyan rin natin ng tape dito sa may dulo. So ayan mga kamoto, mula rito kailangan nating maglagay ng carbon dito. Kailangan yung ilalim niya. So lagi niyong tatandaan yung sticky ng carbon kasi may paste yun eh. Hindi po pwede yung sticky, kailangan yung dalawa kasing part, yung isa yung madikit, yung isa kailangan yung sa ibabaw yung hindi madikit. So yung sticky siya yung nasa ilalim. So paglalagay ng carbon, baka magkabaliktad kayo. Kailangan sa carbon, bago niyo malaman, masa inyo yung kamay nyo, then hawakan nyo yung carbon,
pag dumikit, kung alin doon yung didikit, halimbawa yung nasa ilalim, so yung nasa ilalim, yun ang sa face doon sa tubig. And then yung walang dikit, yung nakaharap sa iyo. So kailangan ang pagdi-diff ng fork. So example, kailangan ito ganito. So kailangan pag dinip mo yan, naka at least naka 45 degrees. So ilulubog mo siya dahan-dahan. And then pag nakapantay na siya, na ilalim mo na, saka mo na siya galawin at tanggalin. So pakikita ko sa inyo kung paano yung tama. Yun guys, ang paglalagay nito dapat hindi mababasa itong pinakaibabaw. So kailangan naka lang siya sa tubig. So dapat ganito. So hintayin nyo lang ng 60 seconds, kailangan malagyan na natin siya ng activator. So kung may mga tubig or may mga bula, pwede nyo siyang palabasin gamit yung kamay or itulak nyo na lang ng ihip ng hangin, ihipan nyo. So okay lang siya na may ano, yan. So ito yung mga may part na may tubig. So kailangan natin siya palabasin. Yan. So 60 seconds. Pag nag-start na, saka niya lagyan ng activator. Lagyan natin ng activator. So yung paglalagay dapat ganito. Dahan-dahan. So ayan guys, bali yung sticky na kadikit ngayon dyan, kailangan natin i-rinse ng water para matanggal siya. Dito naman tayo sa liver.
yung sabi ko, guys. Pag na masyadong narami yung ano mo, tsaka walang tape, maghihiwalay siya. So, kailangan talaga meron siyang umaharang. So, yun yung mga possibility na pwedeng maging mali doon sa procedure. So, ulitin natin uli yung isang ano, meron pa naman tayo. So, maganda yung nakikita nyo para meron kayong idea kung ano yung mga mali doon sa procedure na ginagawa natin. So, kailangan may harang din siya para hindi siya umiwalay. Kaya may tape. So guys, yung mga mali sa procedure, yung kailangan pagka ganitong maliliit lang, kailangan yung space mo sakto lang. Hindi siya wide para hindi siya lumarga o bumuka ng pagganan pag nilagyan yung activator. So kailangan lang din, saglit mo lang din. Then pagka-apply ng activator, i-diff mo na agad dahil maghihiwalay siya dahil doon sa activator. So dapat yung tamang lapag din ng activator mo medyo malayo lang. Huwag mo masyadong itututok. So nakita natin doon sa ginawa natin kanina. So mababa at saka medyo malakas yung pagkakabuga natin. And then after nun, dapat nag-dip na tayo. So umiwalay siya dahil malaki yung space niya. No? So ganun. Ulitin natin. Para at least charge to experience sa inyo na bago. Malalaman nyo na yung mga difficult po pwede na mangyari. So start tayo ulit. Lagyan natin ang activator na medyo malayo. So ito na, didip na natin. So ayan guys, nakuha natin, di ba? So maganda yung pagkaka-timing kaysa yung kanina na nauna yung activator natin ng matagal and then nag-iwalay siya dahil wala siyang harang na ganyan. So ayan, nakatulong yung ginawa natin ganito. So ayan, maganda yung kinalabasan. I-rinse na lang uli natin ng water para